Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po, may panibago ulit tayong gagawin. Auto coffee machine. Ito naman po ay may power. Ang kaso lang, hindi po natin alam kung ano po naging problema nito kasi po nung nagdala nito, wala pong sinasabi kung ano naging sira. Kaya bago po natin buksan itong likod, tamang-tama po nandito po yung may-ari. Tatanungin po natin kung anong naging problema ng kanyang kapihang ito. Daladala po yung container. Kaya atin na pong tatanungin si Madam kung ano naging problema ng kanyang kapihang ito. Kung bakit nabibingkong itong container. Madam, ano po bang nangyari ito sa inyong kapihan po? Ay kayo na po magpaliwanag kung... Po, ito po, nabibingkong. Oh. Ano ito bang, po, nung inilagay namin sa itaas, isinalang ay nabingkong po. Ibig sabihin, uminit ang tubig po dito. Uminit ang tubig dito. Ah, ganun po ba? Kaya salamat po para po malaman namin kung ano po naging problema na inyong kapihan. Kaya pala nabingkong itong container na ito. Ah, sige po, salamat po. Kaya ko lang po tinatanong para malaman po kung ano naging problema niyong kapihan. Okay po, akin na po itong titingnan. Alam niyo ba mga brad, itong container na ito, hindi na pwede, no? Kasi po pagka isinalang po natin ito uli, dito sa kanyang lagayan mismo ng tubig, matatapon lang po, no? Kaya dapat palitan na po natin ito. Ngayon mga brad, samahan niyo po akong buksan itong kapihan na ito para po matuto po tayo kung ano pong dapat gawin. Alam niyo ba mga brad kung ano pong naging sira po nito? Ito pong ating switch temperature. Ito po, yung may wire na pula sa asol. Alam niyo ba mga brad kung bakit po may switch temperature ito? Kasi po pag umiinit na po itong ating heater, pag kumulo na po yung tubig, kusa po siyang mag-off. Kaya po siguro umakyat na yung init. Dahil baka siguro ay hindi na nag-off ito ng kusa. Kaya tuloy-tuloy po yung init po paitas hanggat sa naluluso na po yung container. Kaya tamang-tama po mga brad, hindi na po natin kailangan magpalit nito. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi po meron po itong naka-reserve pang isang switch temperature. Ayan po, nasa katabi niya. Kaya ito po ang nakaganda nito. Hindi na po natin kailangan magpalit. Ang gagawin na po natin itong mga brad, tatanggalin lang po natin itong dalawang wire na ito. Ililipat naman natin sa kabila. Ayan po, itong pula. So itong asol. Kaya atin na po ililipat ito mga brad para po mapakinabangan na po yung kanyang kapihan. Matutulog
Matutulog na daw yan. Yan ang mga brado, nailipat na natin yung dalawang wire sa kabilang switch temperature. Kaya atin na po itong testingin muna kung okay na ba ito. Kaya kukuha muna tayo ng panibagong container. Atin na po itong ipa-plug in mga brad para ma-testing na po natin to kung di na ba mag-overheat ito. Titingnan mo natin sa harap mga brad kung ano po ba naging display po nito. Ito po. Ito po mga brad ay naka-read pa po siya, no? Ibig sabihin po nito mga brad, pag ito yung nag-green na po dito, sabihin po okay na po yung ating switch temperature, ano? Pag ito po yung green na siya. Po, tumatakbo po yung ating temperature, yung ating degree. Yan, mga brad, nag-green na po ang ating indicator. Atin yung testingin ito, ha. Okay na mga brad, oh. Hindi na umiinit yung hose. Normal na po talaga. Ibig sabihin po, nag-automatic na po yung ating switch temperature, no? Pag kumukulo na yung tubig.